Okay, muli po magandang araw po sa inyong lahat, mga sumusubaybay sa ating programa. Welcome po ulit dito sa ating Good Life Health Forum ng JC Premier. At muli po, ako si Dr. Victor Escueta upang magbigay po sa inyo ng mga mahalaga at magagandang kaalaman tungkol po sa ating kalusugan. Alam po ninyo, itong mga nakaraang araw, nagkaroon po ako ng mga pasyente na nagkakasugat-sugat yung kanilang mga kamay. At ang malimit na dahilan ay yung kanila pong mga ginagamit na sabon panglaba. Kaya po mga mamsi sa mga nanonood, kung kayo po ay may mga concerns, may mga problema, o may mga gustong itanong tungkol po sa inyong mga ginagamit na sabon panglaba, mag-tweet na po kayo ngayon at para mabigyan natin po ng kasagutan ang inyong mga problema. Okay, so kita nyo, ako po ay kahit isang doktor, naglalaba din po naman ako. Kaya lang, magaganda po yung ginagamit ko ng mga sabon panglaba, hindi po siya nakakasakit po sa ating balat, hindi po nagkakaroon ng pinsala sa ating kalusugan. Okay, so mag-tweet lang po kayo sa pipilitin po natin na mabigyan pansin ang inyong mga katanungan. Okay, ito meron tayong tweet mula kay Aling Shoni Makalulu. Diba? Ang ganda ng pangalan, ha? Makalulu. Doc Vic, bakit po ganon? Sabi sa commercial, may moisturizer daw po yung detergent powder na gamit ko. Pero feeling ko, gumagaspang lalo ang aking kamay. Pa-help naman po. Thanks. Nako, Aling Shoni, hindi lang po kayo ang may ganyang problema. Napakarami po na kumukonsulta po doon sa aking clinic. At yan po yung malimit na nagiging sanhi ng kanilang paggaspang ng kamay at nagkakaroon ng mga sugat-sugat sa kamay tulad po ng mga naging pasyente ko na karang linggo. So, ganito po yon dahil po yung mga sangkap ng sabong panlaba po ninyo kahit na po ay mayroong sinamang moisturizer doon pero mas malakas naman po yung masamang epekto ng mga active ingredients ng inyong sabong panlaba. Kaya po yun nagkakaroon ng problema. So, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo ano yung mga sangkap na meron po sa inyong mga pangkaraniwang sabong panlaba na hindi naman po ipinapaliwanag sa inyo, hindi naman po sinasabi sa inyo na yun ang nagiging dahilan ng pagkasira ng inyong balat at pagkakaroon ng sugat-sugat. Okay, so maraming salamat sa mga tweets niyo, mga mamsis. At ganun na din sa mga kalalakihan na naglalaba. No? Maraming mga kalalakihan ngayon ang ano ba masasabi natin, mga Andres? Sila yung pinaglalaba sa kanilang mga tahanan. Anyway, sagutin ko yung mga katanungan nyo. Kung kayo ay nakakaranas ng mga pagtutuyo ng inyong mga balat at mahapdi pagkatapos ninyong maglaba, ito po ay dahil sa isang masamang chemical na tinatawag na SLS, sodium lauryl sulfate. Ito po yung nakakadulot ng paghapdi, pagkakasugat, at pagkakaroon ng mga skin allergies sa inyong mga kamay. So, ito po yung ginagamit na pampabula ng mga detergents, ng mga sabon, ng sabon pampaligo, ng shampoo, ng mga shaving foam. Anything na ginagamit niya na bumubula, meron po siyang sodium lauryl sulfate. At alam niyo po ba na ito ay isang carcinogenic? Ibig sabihin, pwedeng magdulot ng cancer. Eh, hindi po dapat yan ginagamit sa katawan ng tao dahil po siya ay isang industrial chemical. Hindi rin po totoo na kailangang mabula ang isang detergent para masabing mas effective. Hindi po. Kasi mas kailangan nating pagtuunan yung ating kalusugan kaysa po sa ating mga ginagamit na mga bagay sa ating mga damit. No? So, ito po yung nakakasama at nakakadulot ng paghapdi, pagkakasugat ng iyong mga balat. Okay, isa pa sa mga masamang ingredient ng mga laundry detergents ay yung tinatawag na mga optical brighteners. Ito isang chemical na nagdudulot lang ng optical illusion. Ibig sabihin, akala nyo lang na malinis ang inyong mga nilabhang damit,
Pero actually, hindi. Dahil itong optical brighteners ay kumakapit po sa damit at ang tingin nyo lang po nagiging matingkat ang kulay or matingkat ang pagkaputi ng inyong mga damit. Pero ito po ay kumakapit sa inyong damit at kapag sinuot nyo po yung inyong damit, kumakapit po yung sa balat, nananatili po yung sa balat, kahit na po maligo ulit kayo, nasa balat nyo pa rin po itong mga optical brighteners. At delikado po ito sa mga bata. Kasi po, yung mga bata, hindi pa masyadong develop ang kanilang immune system. Ito po yung nagdudulot ng panghihina ng kanilang immune system. So, malimit, makita nyo, may mga skin allergies, yung mga bata, yung nauuso ng mga dermatitis sa balat nila, yung tinatawag nyo pang mga skin asthma. Unang-una sa mga dahilan ay dahil po sa mga ginagamit nyo o binibihis yung damit sa mga batang ito, sa mga sanggol. Kaya, meron pa rin mga tao na kahit naman wala kayong bisyo, hindi kayo naninigarilyo, hindi naman kayo gumagamit ng mga bagay na nakakasama sa inyong baga, kasi nalalanghap nyo rin itong mga chemical na ito. So, isa pa sa nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan, yung tinatawag na chlorine bleach. Kasi sinawang bleach para po mas malinis yung inyong mga damit. Kaya lang, masama po ito sa ating baga. Yung pong vapor ng chlorine bleach ay nalalanghap nyo habang kayo po ay naglalaba. Kaya nakakasira po ng inyong baga, nakakasira po sa inyong kalusugan. Nahihirapan kayo huminga dahil po sa mga chemicals na ito. Okay, so yan po yung ilan lang sa mga masasamang sangkap na meron po sa inyong mga detergents na nagdudulot po ng pinsala sa inyong balat, nagdudulot ng allergy sa balat, nakakasama po sa inyong baga, at in general sa inyong immune system, nagdudulot po ng cancer sa ating katawan. Kaya mag-ingat po, pumili po kayo ng detergent na makapagdudulot ng paglilinis ang inyong mga damit pero walang masamang epekto sa ating kalusugan. At yan nga po yung ibabahagi ko sa inyo. Ito po yung ating tinatawag na Nature's Own Detergent Pad. Ito po yung magandang-magandang uri po ng detergent pad ngayon na very effective maglinis po ng damit pero wala pong mga side effects na maidudulot po sa inyong katawan. Hindi po manghihina ang inyong katawan, hindi po kayo magkakasakit na babantayan po ang inyong kalusugan. Para po ninyo makita at magkaroon ng idea kung ano po itong mga sinasabi ko, mga chemicals ito, panoorin niyo po itong video demonstration na ito tungkol po sa mga detergent pads, yung pong sinasabi kong optical brighteners at ibang mga chemicals. Panoorin niyo po. So, pagmasdan yung kamay na nasa kaliwa, ito yung binabad sa isang leading brand na may sinasabing optical brighteners. At yung kamay sa kanan, yan yung ginamitan ng Nature's Own Detergent Pad. Sa ordinaryong mata, hindi basta-basta mapapansin yung optical brighteners. Pero sa UV light, kitang-kita. Yan yung mga dangers na hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan. Madalas, walang bisyo, pero nagkakasakit ng cancer dahil ito sa mga harmful chemicals na nakukuha po ninyo sa mga ginagamit nyong mga bagay araw-araw. Okay, mga mamsis at ganun din sa mga daddies at lalaba, mag-switch na po kayo sa Nature's Own Detergent Pad dahil wala po itong mga masasamang sangkap, wala po itong magiging problema sa inyong balat. Mag-switch na po kayo sa Nature's Own Detergent Pad. Ang Nature's Own Detergent Pad ay safe and natural. At merong 8 power features kagaya ng number 1, environmental friendly. Number 2, no harmful residue. Number 3, merong natural fragrance. Number 4, meron siyang antibacterial properties. Number 5, super concentrated. Isang piraso lang na pad, kaya hanggang 7 kilo ang inyong malalaban. Merong fiber-enhancing enzymes na nakatutulong magtanggal ng mga matatapang na mancha. Number 7, mild ang pH level niya, kaya para sa ating balat, hindi siya mahapdi. At ang napakahalaga, number 8, walang cancer-causing optical brightener na mga chemicals. Kaya mga misis at mga daddies,
mag Nature's Own detergent pad na kayo. Okay, so wala na akong nakikitang mga nag-tweet sa atin ngayon na related sa ating detergent pads. Okay, so sige po. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli si Dr. Victor Escueta. Patuloy po kayong sumabay-bay sa ating programa na Good Life Health Forum. At para po makapagtanong kayo at matugunan namin ang inyong mga concerns, kayo po ay mag-tweet lang po sa ating Twitter account para po mapagtuunan natin ang inyong mga concerns at yung mga tanong po ninyo tungkol po sa ating mga products. Okay, so muli po, Dr. Victor Escueta, kasama ko po si Mr. Wilson, ang mahihiyain na lagi na lang pong deadma, wala naman pong naitutulong sa akin, ewan ko kung bakit andyan palagi siya. Okay, so bye-bye for now. Welcome to the good life.